Well, next vlog is about yung, you know, preparing or psychologically preparing for yung magsi-second dose ako bukas. So, kung baka late na ako mag-vlog, kung medyo hapon-hapon na ako mag-vlog, is because dahil galing ako sa vaccine hub, papaturok ako ng second dose. Well, yun yung sinabi nila, di ba, na huwag ka nang mag... Kasi yun din eh, may narinig din ako na yung mga kakilala ng yung nanay ko is nasa Amerika, and then kung ano-ano yung nababasa, kaya ayaw nila na... Although sa States kasi, yung mga bata is ano na eh, compulsory na magpabakuna para pwede na silang bumalik doon sa normal classes. Kaso may mga alliance ng teachers na ayaw. Kasi kung ano-ano nga daw yung lumalabas na ano. Ang sa akin lang dito sa atin, no, sa mga PWD o sa mga kamag-anak na hindi naman PWD na nag-aalangan magpabakuna, wala ho tayong proteksyon sa COVID. Wala tayong proteksyon sa pandemya. Liban na lang dito. Kasi tingnan nyo yung mga bata, di ba? Hindi lumalabas ng bahay. Pero bakit nahahawa? Dahil yung mga magulang nila na kailangan maghanap buhay. Then pagpasok na sa loob ng bahay, minsan nakakahawa, naging positive. So, yun na lang yung isipin natin na wala tayong magiging... Hindi naman sinabi na porket ano ka na parang kagaya ng ibang sakit yan eh. Hindi naman porket pakunado ka ng tigdas kompleto. With booster pa yun ha, yung sa measles. Eh hindi ka na magkaka-measles. Sabihin, binabawasan lang nun yung epekto ng sakit sa'yo, kaya ka nagpabakuna. Diba yung rabies, diba? Ba tayo kailangan magpabakuna ng anti-rabies pag masahaga tayo ng aso o ng pusa? Diba? Para hindi tayo matodas o madedo o mamatay sa rabies kagaya ng aso. Diba? At ganun na hindi tayo... Yun na lang yung example ko, di ba? Bakit tayo nagpapaturok ng anti-rabies kung sakasakali nagpahanga tayo ng aso o ng pusa? Yun na lang yun. Ba tayo nagpapabakuna ng anti-tetanus kung tayo ay nagkasugat ng medyo malalim-lalim, di ba? Mga ganun. Tandaan nyo yung polio. Dapat wala na yan. Pero bumalik ulit dahil sa takot ng mga magulang na pabakunahan ng polio yung kanilang mga anak dahil doon sa dengue scare. Pero kung tutuusin, total eliminated ng polio kasi yung oral polio vaccine napaka-effective. Wala nga karayom yung oral polio eh. Ano lang sa bibig ng bata, okay na eh. Diba? Yung mga alaga nating aso, kung gusto nating maging healthy sila, bakit? Yung mga alaga nating aso, kumpleto yung bakuna, may booklet pa nga eh. Diba? O yung mga aso nga, pinababakunahan natin eh, bakit tayo matatakot? Alam naman natin na kabutihan yun ng mga aso natin. So, dapat yun din yung ating mentality. Ako, nilakasan ko lang ang loob ko dahil wala naman akong magiging protection talaga sa COVID. Ibig sabihin, if ever magka-COVID ako, wag naman sana. Bawas na yung ano ko. O baga, hindi ako... Kampante ako na hindi ako masyadong ano kasi may bakuna ako kaysa sa wala. At least hindi ako matatag o malilabel na wide spreader kasi bakunado. Iba yun eh. Iba yung matag ka na wide spreader ka dahil hindi ka nagpabakuna. Wide spreader ka ng COVID kung sakasakali. Kasi kagaya niyan, yung mga takot, mag-ano kasi kayo ng secure kasi kayo ng clearance kung po pwede kayong bakunahan. Yung mga doktor nyo naman ang magsasabi kung pwede kayong bakunahan o hindi. Magtsaga nga lang kayong antayin yung schedule nyo sa mga doktor nyo. O magbayad ng may kamahalan para lang dyan. Kasi yun na lang yun eh. Gagastos kayo para sa clearance, para magpatingin sa doktor. Eh, pag nagpabakuna naman kayo, libre. At least kahit pa paano, may protection na kayo sa sarili nyo. May protection na kayo laban sa COVID. Eh, libre naman yung bakuna, hindi naman yun may bayad. So, kung may bayad man,
eh ano ba naman yung protection? Kasi yung iba, puro isip nang wala sa lugar. Iniisip, sayang yung pera, eh kung nagkasakit kayo. O, di ba? Ano ngayon yung pera-pera na iniisip? Yung mentality minsan yung iba sa atin. Pag nadedo, kung bibigay pa kayo ng problema, ay hindi ko pa nadedo, pati pa nagkasakit kayo. Kala nyo makakatulong yung ano nyo, yung ano, yung tawag ito, yung patanggi-tanggi nyo, kunwari. Sabihin nyo, isabi pa na iba, eh wala namang COVID, hindi naman totoo, eh bakit maraming namamatay? Maraming nasa ospital kung hindi totoo. Tsaka yung mga naka-experience nun na hindi nyo pa na-experience, so paano yun? Kaya nyo bang i-discredit yung real life experience nila para sabihin hindi totoo na may COVID? Kasi may mga meron ako nakikita mga PW, sabi hindi naman daw totoo COVID. Ano nyo ngayon? Paliwanag nyo ngayon bakit maraming nasa ospital, punuan. Ba't may nawawala ng panlasa? Yun ang sasang si Thomas ng COVID eh. Nawala ng panlasa, ubo, lagnat. O paano yun? Paano nyo paliliwanag yun? O huwag nyo sabihin trangkaso lang yun. Hindi naman kayo doktor para i-determine kung kung flu yun o coronavirus disease o yung COVID niya. So sa akin, kahit na medyo ano, sige na, proteksyon na yan eh. Tsaka yun lang din, kung mag-ano kayo, makakapag, sa mga kagaya kong PWD, kung pwede na kayong magpapakuna, whether first dose yan o second dose yan, gawin nyo na. Para sa mga mahal nyo sa buhay, lalo na doon sa mga maliliit na bata. Kasi ang may bakuna pala ngayon is 12 hanggang 18. E paano yung 11 pababa? Paano pa nagka-COVID yun? Paano pong kung sa ano sa inyo pala nakuha yung COVID dahil kayo lang naman ang kasama sa bahay? So yun lang.